At ang Department of Foreign Affairs, eh, napaka, nung una yan, di ba si Luxin, eh, pabor sa ginagawa ni Digong nyo na pagkampi sa China. Pero ngayon, di nyo nahalata. Ha? Dumidistansya na itong Department of Foreign Affairs, itong si Luxin, panig ng China. Dumidistansya na siya. Pati kay Digong nyo. Ha? Bakit ho? Kasi nakikita na nila, ayaw man nilang sabihin, hindi man nila sinasabi, nakikita na nila ang napakalaking panganib. At yung mga panganib na nakikita nila, isa-isa na yan, nagbabaliktara na yan, mga kaibigan. Nakita ninyo yung isang general, di ba? Na kumundi na kay Bongo. Eh, ang problema sa kanya, gumawa muna siya ng, sumunod muna siya doon sa kalupitan, ha? Laban sa sariling mamamayan kesa manindigan sa China. Yung sino yung general na yon na kakandidato rin, ha? Kakandidato at kanyang dininounce, kinundi na rin si Bongo. Ngayon niya lang sinasabi na matagal na simulat sa poll ang nagpapatakbo ng gobyerno natin. Eh talaga namang yan, eh. Hindi naman si Digong nyo, eh. Nakaupo lang yan, eh. Ha? Pagka medyo sumabit yung pinaggagawa nila, ha? At saka lang magsasalta, magmumura pa. Ha? Mumurahin pa. O, lalabas dun sa kanyang programa na Gabi ng Lagim. Hindi ho ba? O, mga kaibigan, dun ka mumurahin. Eh, ito lang, ha? Isaisip nyo lang ito. I-analyze nyo sa sarili ninyo. Itanong nyo sa sarili ninyo. Ako, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Ito'y analysis ng konti. Kung kayo nasa lugar ng mga local officials, sa palagay ninyo, gugustuhin nyong makabalik itong pangkat ni Digong nyo? Ah, yung anak niya. Kasama mo na 'yung anak niya, tsaka si Bongo. Sa palagay lang ninyo. Ngayon hindi pa. 'Di ba? Sa ngayon hindi pa sila makikita, ha? Hindi mo pa makikita na kung ano talaga ang kanilang kulay. Alam niyo, mga politiko 'yan, eh. Pero nakita nila ang katotohanan na sa ilalim ng administrasyon ni Digong nyo. 'Di ba? Yung mga mayor, minumura lang 'yan, eh. 'Di ba? Kahit sinong official dito, minumura. Ultimo mga senador nga binababoy, eh. 'Di ba? Sila ba, sa palagay ninyo, tatagal pa sila ng panibagong 6 na taon na itong si Digong nyo nasa pwesto? Kaya anong mang pwesto tinatakbuhan nito? Yung pagpasok niya sa pagtakbo niyang senador, mga kaibigan, hindi natin alam kung yan, eh, ano ang talagang laro nila dyan, di ba? Sa ngayon, hindi pa natin malalaman yan dahil napakatagal pa ng eleksyon. Kumampanya lang, di na makakakampanya yan, eh. Kung iikot lang, ha? Pupunta sa mga lugar, saan pupunta yan? Baka mahulog pa sa entablado yan, di ba? O, hindi na makakapanik yan, eh. Pag mataas yung entablado, kailan pa, yung entablado, pakabitan mo ng elevator o kaya ng escalator, ha? Para makapagtalumpati sa entablado yan, mga kaibigan. Yan ba, eh, ano gagawin yan sa Senado? Ha? Bababuyin niya lahat yung mga senador? Ha? Dating senador, ha? Maliban dito sa mga kasama niya na bagong tatakbo, eh, wala rin naman boboto dyan, eh, kay Roque. Sino si Raulo? Boboto yan. Kay Panelo, di ba? Kay Marcoleta. Oh. Eh, wala yan, eh. Mga kaibigan, eh. Oh, ngayon, sa palagay ninyo, gugustuhin ba yan ang matinong kandidato? Na makasama ko ito sa Senado? Gugustuhin ba yan ang mga dati ng senador na re-electionista na makasama ko ito? Gugustuhin ba yan?
Ha? Kung hindi drug lord yung mga political, yung mga mayors o local official, ha? Gugustuhin ba nila si Digong nyo? Ha? Kung matino silang public officials? Kita ninyo mga pinagagawa, binababoy yung mga local officials, di ba? Mga local executives, from governor down to councilors. Eh, kung yun nga, nagagawa sa governor, di lalo sa barangay chairman, di ba? Gago ka na lang. Sino lang ang pwede rito? Yung nakikinabang, yung merong exemption, may hawak na exemption sa kanilang illegal na gawain. Nakita ninyo? Bakit ngayon niya lang sinasabi ang droga ni ng isang presidential ball na si, ang paniwala ng marami si Bongbong Marcos yan, di ba? Bakit ngayon niya lang sinasabi? Dahil magkaalyado sila dati. Di ba? Eh pero kahit kaalyado ka niya, ayan, isang example na yan, maliwanag na yan. Kahit magkaalyado kayo, basta't manganganib ang kanyang interes na pansarili, eh kahit demonyo ka rin, eh magkakahiwa-hiwalay tayo ng landas. Ha? Dahil mas importante siyempre sa kanya, eh yung sarili lang niya. Wala namang iniisip na para sa bayan niya eh. Kayo ba niniwala na si Presidente Digong nyo merong iniisip na para sa bayan? Wala naman eh. Mga kaibigan eh. Wala tayong nakikita niyan. Ha? Wala kayong mapapatunayang meron. Oh, di ba? Pero kung magsalita, galit ako sa drugs. Ang daming drugs, di ba? Oh, kayo ha? Oh, walang sisinuhin. Eh, bakit si Bongbong Marcos? Ha? Bakit si Julian Ongpin? Oh, magtataka yung publiko, di ba? Yun ang itatanong eh, mga kaibigan. Kaya, hindi totoo. Yung droga, yung kampanya laban sa droga, yun ang iisipin. Oh, eh sino pa, di ba? Ano pa iisipin mo? Kung hindi yun. Sige nga. Ang dami naman ah, yung public information officer ng Davao, mga kaibigan. Mga untouchable eh. Oh, hindi ho ba? Eh, kaya walang maniniwala, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at
Magandang gabi, Apollo Kibaloy! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.